Sa isang bansang lokong-loko sa mga beauty contest, laging magandang pagkuwentuhan ang mga reyna ng kagandahan na nagbigay ng iba't ibang mga parangal. Thank you po, haga ako yung gumising. Grabe. Ako yung gumising pang sa pagkakasungkit ni Maria Venus Ran ang fourth place o fourth runner-up sa Miss Universe nito lamang nakaraang linggo. Marami ang nadismaya na hindi siya ang nanalo. Pero marami rin ang nagdiwang. 11 taon na nga naman ang nakararaan nung huling pumuwesto ang Pilipinas sa Miss Universe sa pamamagitan ni Miriam Quiambao, first runner-up sa 1999 Miss Universe pageant. Pagkapanalo ni Miriam, pinuntahan ko siya sa Amerika. When you see her through a pair of these? Sa New York, sabay kaming nanood ng Miss Saigon. 5 araw na nakasama ko siya sa Amerika, nalaman ko na si Miriam ay isang simpleng tao, mahihain kong minsan. Kinakabahan ako kasi baka mamaya ako hindi na ako nakapaglakad sa daan na hindi ako makikilala. Ang gusto sanang sundang yapak ni na Miriam at Venus ang tagumpay ng dalawa nating Miss Universe, si Gloria Diaz, 1969 Miss Universe, at si Margarita Margie Moran, 1973 Miss Universe. Hanggang ngayon, lutang na lutang pa rin ang ganda ni Margie Moran. Thank you. Do you remember that particular moment when your name was called and sinabi nila, ikaw na ang Miss Universe? Yes, that was the most exciting part. Relevant pa ba ang mga beauty contest? I think so. Even kung paski na lang sa entertainment value, you know. We're not the only country obsessed with beauty pageants. I think we've gotten that from the Spanish culture. There's always a dream for girls and gays to become beauty queens. And it's part of every festival. It's already part of culture. Maliban sa Miss Universe, isa pang prestigyosong international pageant, ang Miss International. Nagwagi ang Pilipinas sa Miss International 2005 pageant sa Tokyo, Japan. At ang pinakahuling nag-uwi ng corona, si Precious Lara Quigaman. Veterana na ng mga beauty contest si Lara. Ang video na ito, kuha sa 1998 search for Miss La Consolacion College na sinalihan niya noong third year high school pa lang siya. Kakaiba ang ipinamalas niyang talent sa talent portion. Nagmala stand-up comedian. Naging finalist pa nga siya sa isang pa-contest ng Itbulaga. What is your greatest worry in life? Pag darating na yung araw na nasa heaven na ako na hindi ko kasama yung mga taong mahal ko sa buhay. Ito pala yes. Para sa iyo. Congratulations. Wow. Proud kami lahat sa iyo. Katulad ng ibang mga beauty queen, pumasok din si Precious Lara sa showbiz. Samantala, tumatak ng husto si Janina San Miguel. Number 15, Janina San Miguel. Dahil sa kanyang mga naging sagot sa Q&A ng Binibining Pilipinas. I'm fine. Do you feel any pressure right now? No, I don't feel any pressure right now. Confident. All right. The question is, what role did your family play with you as candidate to Binibining Pilipinas? My family's role for me is so important because they was the one who's very pero nung siya'y aking nakapanayam, maayos ang kanyang naging mga sagot. Pero Janina, dahil dun sa nangyari, dun sa Q&A, talk of the town ka ngayon at saka maraming nangungutya, maraming kumakantsaw. Anong masasabi mo sa lahat ng ito? Well, ako po yun eh. Hindi ko naman po piniplease yung lahat ng tao para magustuhan ako. Pero sana po, intindihin niyo na lang po. Pero Janina, prangkahan na. Kumusta ang English mo, iha? Siguro po,
kailangan ko pa mag-practice. That's why I take mass communication or broadcast communication. Kasi alam ko po na yun yung weakness ko. O sige, challenge kita ha. Pakita mo sa kanila na kaya mong mag-English. Sige. Kausapin mo yung mga taong nangangantyaw sa'yo sa English. Well, hindi ko po kayo mag-please. I don't please you. But sana, supportahan niyo naman po ako. Or English pala, no? And I'll do my best to represent our country in the upcoming international pageant. It's candidate number 15! Sa Miss World sana sasali si Janina. Pero sa dahilang hindi ipinaliwanag, hindi siya natuloy. Susunod, di man Pilipina, naging malapit sa puso ng mga Pilipino. Miss na miss kita sa inyo lahat dito sa Pilipinas. Excited na ako dito sa country mo. Pero...